everyone, so welcome back to my channel. So for today's video, tayo po ay mag-unbox muli ng Shopee natin. So let's see if anong laman nitong mga to. So ayan, open lang natin siya at ito yung una. Ang pinakauna ay ang ating yung list ng order natin. May pag ganito sila. Yung ibang Shopee seller kasi walang ganyan. So, ito yung ating unang item. Para sa charger yun. So, ayan. Yan, nilalagay siya sa charger, sa cord, para hindi basta-basta masira. So, ang pangalawa ay ito. Ayan, disposable plastic gloves. 100 pieces ito. So, magagamit natin to pag tayo ay nagluluto. Especially, may balak ako baking. So, magagamit natin to. Ayan. 100 pieces na siya. Ayan. Disposable plastic gloves. So, ang kasunod ay ito, yung happy birthday na yung nilalagay sa cake. So, ayan. May straw siya. Stick yan siya. Ayan. Isang isang pink at isang gold. Isang para sa babae. At ang gold kasi pwede siya sa unisex siya. So, magagamit natin siya sa ating baking at yan sa cake. If ever makagawa ako ng cake. So, ito siya. Ayan. Ang ating disposable gloves. Ayan. 100 pieces. So, yun nga. Magagamit natin to sa ating baking. At yan yung para sa ating cake. So, kung napapansin nyo yan, meron siyang pandikit sa loob. Kasi ididikit natin yung gagamitin yung stick. Kasi itatayo. Tapos itutusok siya sa cake. Sa gitna ng cake. Diba? So, kasunod yan is yan. Yung ating thank you na sticker. Nilalagay ito kalimitan. Kunwari, sa mga may Shopee account ka. Tapos, nagbebenta ka doon. So, nilalagay mo siya sa packaging. O di kaya sa mga giveaways. Ayan. Talagay mo siya dyan. So, thank you. Ayan. Tanggalin natin. Ibabalik natin doon. Ayan. Ayan. Magagamit rin natin siya. Lalo pa sa taas, madami na akong doon. Mga giveaways. So, magagamit natin itong thank you na sticker. So, ayan yung kasunod. Nagtataka ako, bakit ang dami ng ganito ko? Hindi ko alam kung bakit. Kasi ang alam ko, order ko dito is 6 pieces lang. Which is dalawa, kasi dapat dalawang charger ang order ko. So, tapos gagamitin ko yung dalawa kasi siya per cord. Sa dulo-dulo kasi ng cord yan ang charger ilalagay. Para hindi yung pinaka-cord hindi siya agad-agad natututo. So, hindi ko alam kung bakit ang dami. 11 pieces ito. So, later on, titignan ko sa akin siya to check out. Kung tama ba yung pinadala ni seller sa napindot ko. Kasi minsan, nagkakamali ako ng pindot, hindi ko namamalayan kung ilang peraso. So, dito buti mura lang to. Parang 5 pesos lang isa neto eh. So, nagtataka ako bakit siya. Mura lang siya. Malalaman na rin natin, ikakabit natin to sa ating charger. Let's see kung pagkana ba siya. So, ito, ayan. Ang kasunod is yung ating charger. Pinko
so far, feeling ko okay naman kasi yung port niya malaki. Ayan. Hindi siya maliit. So, kasi malaki siya ng pinaka-original na charger sa bagong cellphone. So, siguro naman, fast charger ito. At sana matagal matibay siya. So, itry natin ikabitan nitong ating yan. Diyan kasi kinakabit yan. So, try natin ilagay kung working ba itong para sa charger na to. So, yan. Try natin. Malalaman natin yan kung mag-work ba. Ayan. So, kung maganda ba siya. Ikakabit mo siya sa window. Ayan. Gumagana siya. Yun yung importante din. So, later on, ite-testing natin to kung gagana. Ayan. Mahirap siyang tanggalin. Ayan. Hindi siya madaling tanggalin. So, feeling ko, maganda naman tong produkto na to. Itong items na to. Item na to. So, mukhang okay naman siya. Ayan. Mali yung una kong pagkalagay. Hindi tugma. May mga butas-butas kasi yan. So, dapat match yung butas niya kasi dapat makakapasok. Ayan. So, ayan. Dapat tugma sila. Magmamatch. Ayan. Ayan lang siya. Kasi kakabit mo. Tapos pipisilin mo lang siya ng mamalakas. Ayan. So, ayan. So, sana okay naman to. Yan, may iba-ibang kulay. Nagtataka ako, bakit puro lang white yung pinadala nila. Siguro wala na rin silang ibang kulay. Kasi ang alam ko, may order ako dito. May mint green, pink, black. Kasi apat na kulay yung order. Ay, hindi. Tatlong kulay, which is dapat mint green, pink at black ang order ko dito. Kasi, anim siya na piraso. Pero, ang dami. 11 pieces siya. So, yan, itry na natin to. So, ang gagamitin nating cellphone ay itong keypad. Kasi, yung cellphone na gamit ko, ito yun, yung ginagamit ko pang video. So, hindi nyo siya makikita kung working ba yung ating charger. So, dito natin siya itatry. Ayan. Oh, see. So, good. Working naman siya. So, okay na yon kasi working siya. So, good job seller. Kasi good yung items na pinadala nyo. So, ayan, i-charge na lang natin siya. Dito yung kasunod natin in order. Ayan, yung, ano tawag dito? Ano tawag dyan? Yung sasaksakan. Para, kunwari, at tatlo yung pinakasaksakan ng gamit mo. Adapter. Yan. So, adapter. So, ang kasunod is ito. Yung ating OTG. OTG ay ginagamit ito para mag-transfer ng files galing sa cellphone papuntang computer. Kasi ito, galing siya sa files ng cellphone. Ito, transfer mo siya first sa flash drive.
Then, pagkatapos sa flash drive, syempre, pwede mo na siya isaksak. Gamit, isaksak sa PC. Pwede mo siya i-transfer sa doon. Kasi ako, noona, sa laptop ako nag-e-edit ng video. Kaya lang, ang Filmora go ko sa laptop kasi, hindi ko alam paano nangyari. Pero biglang, hindi na siya nag-working. So, in-install ko siya ulit. Wala na. Nagkakaroon ako watermarks na expired na yata. So, ngayon, sobrang laki ng watermarks ng Filmora 10. So, nag-decide ako na sa cellphone na lang ako mag-edit ng video. Tapos, sa laptop ako magda-download. Ang gagawin ko is, ita-transfer ko yung files gamit yung OTG. Ang problema, ang available ko na OTG is, ayan yung ganyan lang. Yung sa second, yung sa pangalawa. Hindi siya naka-Type-C. Yung bagong bili ko cellphone, Type-C. So, ang main talaga na order ko dito is ito. Yung OTG na to. Yung iba, sinali-sali ko lang sila para hindi sayang yung shipping. So, ayan, itatry natin. Malalaman natin ito kung working kasi iilaw dapat yung ating flash drive. So, let's see. Itatry natin. Ayan, dahil Type-C nga sa siya. So, ito kasi double purpose. Isang Type-C at isang yung basta yung ordinary charger lang. So, ayan. I-on natin yung ating OTG. Malalaman natin kung gagana ba siya. Ayan. Hanapin natin yung OTG dyan. Tapos, on mo lang. Ayan. OTG on. Ngayon, kung iilaw yung ating flash drive, ibig sabihin working siya. Ayan. OTG on. Oh, see. Umiilaw siya. So, thank you, seller. Dahil goods uli yung pinadala niyong item. So, ayan, working yung ating OTG. So, ngayon magagamit na natin yung ating bagong cellphone para mag-edit ng ating videos. So, try natin to, ayan, working talaga siya. So, try natin i-off kung mamamatay ba ilaw. Ayan. So, i-off natin. Oh, see, mamatay siya. So, ibig sabihin, working good na talaga siya. Kung i-on naman natin uli, ayan. So, good yung ating OTG. So, ayan na lang. Yan yung mga yan kasi hindi ko alam kung bakit ang dami. So, titignan ko rin sa aking Shopee checkout kung tama ba to. Kasi baka ako naging nagkamali. Kasi minsan talaga hindi ko napapansin kung ilan yung napipindot ko. Good thing kasi mura lang to. So, hindi siya masyadong mabigat sa pusa. Ayan. Yan lang naman yung ating mga orders. Ayan. So, titignan ko later kung tama ba tong list na to. Ayan. Ayan, 8 pieces siya. Oh. So, may 3 pa. So, 11 pieces lahat. So, medyo nagtaka din ako kasi supposedly dapat 6 lang yan. Pero nandiyan na siya. Pero check ko na rin mamaya kung tama ba to. Ayan. Malalaman natin yan mamaya kung tama ba yung order natin. Pero kung hindi nang tama, okay na lang. Gagamitan na lang din naman natin. Hindi naman siya masisira. Tsaka, kahit pa paano, pinagandahan kasi hindi siya masyado mabigat sa bulsa. Kung hindi naman, pwede natin ito ipamigay. Kasi halos lahat naman ngayon gumagamit ng charger. Diba? So, yan lang po yung ating order. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!